Lá em Slieto, Andalucía, Slías, como se trata, onde é Ités? Ang Lites, eto, pleasingly plump, always fresh, sabi ni Miao Miao, ni Cataleya, Suryo. Ayan, nakasali talaga dyan. O yun. Ang ginagawa ko, I'm so busy with my business, my projects na hindi naman showbiz. Hindi connected sa showbiz. And I'm so happy na I'm very busy with my family as always. Pwede ba namin malaman kung ano yung business mo? Real estate Ay, and wow. nagde-develop ng mga condominiums Big and time. Ano yung last na movies. showbiz project ng movies? Hindi pa pinalabas. Ano? Yung kay Jun Posadas, hindi pa siya napapalabas. Ikaw yata ang producer ng parang Hindi, hindi ako producer. Ano Ang yung producer ng film mga na pinodus po parang ganun? professors. Pinong araw yun. Ang tagal na nung Diary mga of a lumang artista, Vietnam ay Rose? lumang tao na ako. Parang may pinodus ka ahead na yung sa Cinema One, nagko-produce ako. Pero that was like 2000, I think 2016, 2017. Eh, palabas naman yun. Yung ba yung hinalukay pa sa banga ng mga ano, Yun na, project? hinalukay O talaga. parang, kasi may project ka yata sa ABS that time eh. Oo, yun yan, yun na yun. Ginawa nilang documentary, movie, parang in a movie. Maganda. Nanalo siya sa International. Brazil, nanalo siya sa, I'm not sure, pero ang dami niyang napanalunan. Anong Yung title? Daday, People Power Bombshell, kasi ako yung bombshell noong 1986. Ah, bongga. Bombshell. People Power Bombshell, The Diary of Vietnam Rose. Ayun na nga, Vietnam Yun na Rose. yun, yung So, matagal ko lang hindi Vietnam nagawa, Rose. kaya nawala ang career ko. I mean, nag-stop ako at a very young age. No, no, not so Dahil young, doon. pero 20s lang. Because of that movie. Magkano nagastos mo doon? Medyo malaki nung time nung 80s na, kasi 80s na artista tayo. Million talaga niya. Oo, pero maganda yung movie, maganda yung naiwan sa atin ng batikang pinagmamalaki ko pa rin Celso. naman. Oo, si Celso, direct, yung nasirang director. Yung ba yung Celso, dahilan? Bakit nawala ka sa industriya? Part of it, kasi syempre hindi ka naka-recover. Na-depress ka ba nun? Depression and more on parang nag-hibernate. Hibernate. Nag-shoot kayo sa Vietnam? Nag-shoot kami sa Tulay Buhangin. Ah, dito sa Pilipinas. Oo, pero ang ganda ng pelikula kasi ang director ko nga, as I've said, ang napakagaling. And sina Romy Vito, di ba, yung aking cinematographer. Tapos, so, ang ano problema? Nakakatuwa ha, yung pinakamagaling na director ngayon, siya ang aking pinin doon, si Brillante Mendoza. Oh my God! At saka si Leo Abaya. Tapos yung mga artista, sina Ronnie Lazaro, Dario Ramirez, ang dami pa. Bagets-bagets ba si ano, Brillantes na? No? So bakit hindi na ipalabas? Anong nangyari ba? Nawala, na bankrupt. Nawalan ako ng funds. So, Ikaw mismo na bankrupt? Walang sumosyo? Ako walang ano. Marami ako kasosyo. Pero that time kasi, People Power, 1986. Wrong Pita timing. Naman so, nagkaroon ng People Power, yun, nasa middle ako ng pag-shoot. So, yung mga kasosyo ko, nandun na sa labas ng ano at nagtatakbuhan na. So, at ikaw rin ang bida, di ba? Ako yung producer, ako yung bida, bida. Ako yung Vietnam Rose. Ano nga yung kwento tungkol doon? Kwento ng Boat People. Parang nauna pa nga ako doon sa Anox. Sa ano yung kay Leo Salamanca. Yung mga refugees? Refugees. O sa Aljel sa Bataan. Yung Boat People. Yeah. Those refugees. Storya. Storya ng isang batang na punta sa Bataan. Tama. Binili ba sa yung rights ng Vietnam Rose ng ABS-CBN hindi, natin? Hindi naman binili. Kinuha lang yung ano, yung title. Yung bago na rin yung title, pero yung ano lang, yung mga footages and some footages. At saka ginawa na kasi siyang, hindi talaga yung movie, kundi ano Dokyo. Nangyari, Dokyo? Ano nangyari kay Liz Endogan habang ginagawa yung pelikula lang yun? Yun na, balik. Ano nga ba ang nangyari sa'yo after nung ma-bankrupt yung pelikula, hindi na ituloy. Wala. Ano yung mga suffering na Madami. Nandun nga sa movie na yon. Hindi hindi kasi namin napanood. So, sayang, oh. Pero pag meron chance, pwede nating i-ano, at para schedule. I-premiere night natin. Oh, okay. Dumating ba sa point na gusto mo na magpakamatay? No, no, no. Grabe.
Wala, ano lang, syempre batang producer, first timer, tapos tumatawa yung friend ko. Tapos ano, bakit affected siya dun sa ano, tawang-tawa siya dun sa dyan. Passion ko? Tapos kasi, syempre pag yung bago ka lang, hindi mo pa alam ang ano, ang pag, in and out. In and out ng pag-produce, syempre para sa iyo malaking frustration 'yon, di ba? Mm. Tapos syempre kung ngayon na mangyari 'yon, hindi na, wala na, magandang at least na experience ko 'yung ganun kasi ano ang natutunan mo dun sa? Madaming natutunan. Kailangan kang bago ka pumasok sa mga business or kahit ano. Aralin mo ano, talagang pag-aralan mo talagang 2 beses, 10 beses mo ano hen, magbigay ka ng magandang ano talaga time para alam mo talaga ang pinapasok. Eh, sino ba nag-ujok sa'yo na pasukin yung film? Ako lang. Napakaganda kasi yung napakaganda ng story. Tsaka ang dami mong pera niyo. Oh. Story, yung both people, mm-hmm. Di ba napakaganda noon? Para nung time na yun, ano, mm-hmm. Di ba? Mga Vietnamese kami. Ang ganda. Tsaka, syempre, alam mo naman nandun si Celso at Casino nung time na yun. Kilalang-kilalang ano, director. Tsaka yung mga artista ko, talagang mga batikang artista na ngayon active pa rin. Oh. Sino yung mga kakontemporary mo nung araw? Medyo sexy ka rin nung araw, di ba? Nag-sexy. Sexy talaga. Super sexy. Super sexy. Super bold. Marian, ano? Mga Mirna, mga Castillo, gano'n? Hindi naman. Kasama ko lang. Mas nauna ka doon? Hindi naman. Para halos sabay. Si ano? Tawang-tawa si Pataleo. Sa tawa ng tawa. Si ano? Si na Carmi Martin ang kasama ko. Yung mga ganun-ganun style na. Kala ko sabay mo si Priscilla at Med. Tapos si quiet. Si Carmi. Tapos si Ana Marie Cucheres. Si Ana Marie. Tapos yun. Dolphy's Angels kasi ako. Nung start ako. Yung parang karakarate. Ang tawag doon yung parang ano, yung Charlie's Angels. Kami yung Pinoy na Charles Angels, Dolphy's. So after nung depressed ka na pag ano ng pelikula, nag-asawa ka na nun? Nag-asawa na ako. Hanggang ngayon, siya pa rin asawa ko, kaisa-isa, nag-iisa. Saan kayo nagkakilala? Showbiz din siya? No, businessman. Siya yung nag-save sa'yo? Hindi siya nag-save. Nag-save sa akin yung Panginoon, tsaka ako mismo. Ayun, sa dasal. Kailangan mag-learn ka talaga from that mistake. Hindi naman mistake na masasabi, pero syempre, experience. Oo. Magpo-produce ka pa ba? Wag na, si Cataleya. Cataleya na lang. Si Cataleya mamaya, ikaw na. Producer yan si Cataleya. Oo, oh, later siya. Wala, okay na. Ayaw mo na. I'm so happy, I'm so contented, I'm so okay. Okay, ang aabangan na lang namin ang pagbabalik mo talaga ng todo-todo. Ang pagbabalik ni Miss Alindog, ng kaisa-isang alindog. Ng ikaw talaga nag-iisang Miss Liz Alindugan. Oh, yan ha. Miss Liz Alindogan. Di ba nung araw, kayo mga sexy star, parang may mga tag kayo, mga moniker. Ikaw yung ano, yung may pinakamagandang pubic hair, di ba? Hindi, wala ako sa ganun. Ikaw yata yun eh. Wala. Kasi tatlong pelikula lang yung nagawa. Tatlo or apat na pelikula ang mga sexy. Ang pinakamagandang pelikula na nagawa ko, pero namatay na si Mel Chonglo, di ba? Naabutan mo yung ano, may penny talaga. Wala, hindi ako ganun. Hindi kami ganun. Hanggang sexy lang talaga. Macarne Martin. Basta yun, yung ano, yung Company of Women, yun, ang ganda nun, yung kay sa Regal Films o Athena. Yun. Anong pelikulang nilaunch ka na, Miss Liz? Eden, sexy. Eden? Tapos, The Company, yung ACP, yung kay... Sinong leading man mo nun? Si Mark Hill. Oh my God, Mark Hill, okay. Kala ko Mark Joseph. Noong wala akong ganun mga pelikula, pero siyempre, dati trend. Umanda ka ikaw ang mga sunod. Pero ano, pero... Ba't ka natatawa? Magaganda klase. Pero di kalidad, ang mga sexy stars noong di kalidad. Sinasabi ko magaganda, hindi itong mga short films na magaganda din. Oo, na walang ganda. Mga short film na walang ganda. Quality talaga yun. Quality yun. Quality film. Miss Liz, sino yung mga artista o actor na na-link mo sa'yo noon? Pag-rigiliwag ba? Hindi. Sino? Wala. Si ano lang. Hindi naman Dolphy. No. Yeah. FPJ. Nag-movie ako kay FPJ. Pero niligaw siya link. Ano ba yan? Niligaw siyempre mga tinitingala mo yun. Siyempre nagkaroon ako ng ano, ng ano kay Jess Lappy, diba? Ay, bongga. Jess Lappy. Na ngayon na kay ano na, Mariette Gamboa. Uy, Efren Reyes yun. Hindi ka nung mga luma tao. Luma siya, kaya lang bago lang siya ngayon lumabas. Bagbaguhan lang.
So anong may ipapayo mo this? Wala. Sa anong mga, may ipapayo ko? Di sa mga ang bagong gaganda, ano. Oo. Napaka huhusay nila. Mm-hmm. Tapos kaila magaganda yung ginagawa nila mga pelikula. May nag-handle sa kanila ng mga managers at saka yung network, yung network na maganda. Diba ang napakaswerte nila? Kami din, ang ganda nung time ng 1980s. Mm-hmm. Yun ang pinaka-peak ng mga pelikula. Ang dami, halos lahat ng producers, hindi lang yung company na ganito. Halos karamihan ang dami nagpo-produce. May ginagawa akong pelikula sa isang buwan, mga 8, 6, ganyan. Pelikula nung araw. Kaya talagang na-enjoy ko na yung showbiz, kaya okay na ako. Okay na ako. Mag-enjoy naman kayo sa showbiz. Kayo naman okay, mga bata. Gusto mong gumanap sa teleserye? Ayaw na nga niya. Kayo naman. Kayo na. Ayaw. Sige. Thank you, Miss Liz. Kayo na. Ayaw na talaga niya. Sinabi, binilido ka na niya. Nag-enjoy na ako. Enjoy. Kasi Katalian naman.